At para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon kaugnay sa naganap na Friato magmatic eruption sa Bulgang Taal, makakausap po natin sa telepono si VVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang gabi po, Director, si Dominic Almelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi din po sa inyo, sir. Director, ito pong nangyaring Friato magmatic eruption kaninang umaga sa Bulkang Taal. Ano po ang paliwanag bakit nangyari na naman ito, Director? Okay, so ang Friato magmatic eruption, nangyari po ito kung ang magma comes into contact with water. So as a result, nagkaroon ng explosive event that would produce a mix of steam, ash, and fragmented volcanic material due to rapid steam expansion. Hindi ito ang una o pangalawang pagkakataon na nagkaroon ng Friato magmatic eruption sa Taal pagkatapos itong sumabog noong 2020. Nangyari na rin itong Friato magmatic eruption noong July 2021 at saka noong March and September, October 2022. Director, ano po ba ang kaibahan nitong Friato magmatic eruption sa madalas po na mangyaring phreatic eruption dyan po sa Bulkang Taal, Director? Okay, so yung phreatic eruptions are steam-driven explosion that happen when water comes into contact with hot volcanic gases or hot volcanic rocks. Walang magma na involved sa phreatic eruption. Ngayon, dito naman sa Friato magmatic eruption, may interaction na with magma and water. That's the reason why we have explosive stream-driven blast katulad ng nangyari ng October 2 at kaninang umaga. Director, base po sa inyong advisory ay minor Friato magmatic eruption lang po yung nangyari. Ano-ano po yung mga parameters na inyo pong tiningnan? Bakit isa lang po itong minor eruption, Director? Okay, so maliit lamang yung plume height na-observe natin, nasa 2 kilometers lamang. And hindi rin sustained ang eruption, nasa 4 minutes lamang. Kaya tinatawag natin itong minor Friato magmatic eruption. Director, in the event po na mangyari ang major Friato magmatic eruption, ano-ano po yung mga tinitingnang senyales o parameters na indikasyon po na posibleng maganap ito, Director? Okay, so a major Friato magmatic eruption, pwede mangyari yan anytime even without warning. Pero minsan may mga senyales naman din tayo na tinitingnan kapag dumadami, katulad ng pagdami ng ating pagdami ng paglindol, ibig sabihin nito may panibagong magma na umakyat, o di kaya ay nagkaroon ng pamamaga sa paligid ng vulkan, o di kaya ay pagtaas ng sulfur dioxide emission, or ang pagiging madalas ng phreatic or Friato magmatic eruption, ang mga ito ay palatandaan na pwedeng magkaroon ng major Friato magmatic or even magmatic eruption. Director, nitong October 2 po ay nagkaroon din ng minor Friato magmatic eruption. Senyales na po ba ito na dapat itaas na ang alert level ng Bulkang Taal, Director? For now, maintain pa rin natin yung alert level 1. We will assess this on a daily basis. Noong September-October 2022, naging madalas din ang Friato magmatic eruption, pero hindi tayo nagtaas ng alert level. So again, we will maintain the alert level 1 for now, and we will assess this on a day-to-day basis. Director, kahit po minor eruption lang ang nangyari at nakataas pa rin ang alert level 1, ang Bulkang Taal, naroon pa din po yung banta ng biglang pagsabog, Director. Ano po ang mahigpit nating babala sa ating mga kababayan dyan sa paligid ng Bulkang Taal, Director? Again, that's right. Anytime pwedeng magkaroon ng phreatic or even Friato magmatic eruption. Kaya again, paalala natin sa ating mga kababayan na nakatira sa paligid ng Bulkang Taal, huwag po silang pumunta sa Taal Volcano Island para po makaiwas sa posibleng sudden phreatic or even Friato magmatic eruptions. Director, gaano po kadelikado sa kalusugan ang yung buga po ng asupre na maamoy po sakali pong magkaroon po ng sudden violent eruption po dyan sa Bulkang Taal, Director? Okay, so delikado po yung asupre. Kung ma-inhale po ng tao, pwedeng mahirapang huminga, magkaroon ng irritation sa lalamunan, pwede rin ma-irritate ang mata, at kapag may hika or other respiratory problems, pwede rin ma-aggravate ang mga ito. Director, ano naman po ang update sa kalagayan ng Bulkang Canlaon, Director? Ang Canlaon Volcano naman ay nasa alert level 2 right now, and for the past 12 hours, nakapagtala tayo ng siyam na volcanic earthquakes. Kahapon, nakapagtala tayo ng sulfur dioxide na umabot sa 2,606 tons per day.
Pero hindi naman ito masyadong mataas, yung sulfur dioxide emission, if we compare this with the readings that we had from previous days. Noong September 11, nakapagtala po tayo ng halos 11,000 tons per day of sulfur dioxide. Panghuli na lang po, Director, karagdagang babala at paalala sa ating mga kababayan na namumuhay malapit at sa paligid po ng bulkan, Director. Okay, so again, panawagan natin sa ating mga kababayan na naninirahan around active volcanoes na magiging vigilant at sumunod sa mga announcements ng mga LGUs at ng aming opisina. Huwag po tayong pumasok sa loob ng itinatalagang permanent danger zone po natin. Alright, maraming salamat po, VVOX Director Dr. Teresito Bacolgol.